Taon-taon na lang tuwing umpisa ng pasukan, laman ng mga balita ang kakulangan ng mga silya at mesa para sa mga estudyante. Paano nga naman matututo ang mga pag-asa ng ating bayan kung simpleng upuan lang wala sila? Kaya araw-araw naman, laman din ng mga kalye, estero, ilog at dagat ang mga plastic na basura natin. At unli talaga yon. Ayon sa United Nations Environment Program, nagtatapon ng Pilipinas ng higit 200,000 na tonelada sa isang buwan. Sindigat ng isang malaking barko. Dalawang problema na may isang solusyon. Tubo Marikina pero Davao-based ang ating basketball varsity player ng Mapua Institute of Technology. Siya si Engineer Winchester Lemon, negosyanteng may puso para sa kalikasan na nakaisip ng solusyon. Engineer Chester, welcome to Amazing yes, Earth. Maraming salamat po. Ano po ba itong project na nag-a-address sa dalawang problema ang binanggit ko kanina? Okay, ito pong ginagawa namin ay nakakatulong po unang-una sa lahat, paglinis ng ating mga estero dahil ito pong ginagamit natin mga plastic ay karanasan po naiiwan lang po sa landfill. Kaya po naisipan namin gumawa ng isang proyekto o produkto na po nakakatulong lalo-lalo po sa eskwelahan. Yan po yung tinatawag natin na EnviroTech School Chairs. Ito mo school chairs na ito ay gawa po sa mix of plastic waste o ang tinatawag natin ngayon ay single-use plastics. Single-use plastics. Ito po talaga ay nagiging problema lalo-lalo na sa mga baha dahil ito po ay nakakadagdag sa pagbara ng ating mga kanal. Kaya po naisipan namin gawin ito para po makatulong sa ating mga LGUs. Gano'ng karaming plastic para makabuo ng isang upuan? Ang isang upuan natin ay nagbubuo po ng 30 kilograms of plastic waste. Kung tutumbasin po natin sa mga botelya ng mga PET bottle, yung iniinom po natin ng mineral water, nasa 300 na piraso lang po na 500 ml na botelya. 2,181 piraso na sandubag. Kumain lang po kayo ng 10,000 candy, bigyan niyo po sa amin yung 10,000 na piraso niya. Makakabuo na tayo ng isang upuan. Bukod po sa upuan, ano po ba ang mga ibang produkto na nagagawa ng makina ninyo? Mga furnitures na pwede pong gamitin, like yung benches. Pumunta na rin po tayo sa mga plastic tiles na unbreakable po yan. At lahat po ng mga produkto natin, nagtatagal po ng 20 years ang warranty. Hindi po tayo natapos yan. Baka end of this year po, makagawa na po tayo ng 28 square meter house made of 85% na plastic. Tatlong tonelada po na plastic ang gagamitin dyan, makakabuo na tayo ng isang kasama bahay. Kasama na po ba yung bubong doon? Kasama na ang bubong doon. Wow. Kasama na. At one day to build lang po yung bahay na yan. Kaya yung challenge po natin para ma-address natin yung problema ng Pilipinas dahil meron tayong 5.7 million na backlog ng bahay sa buong Pilipinas. So sir, ano po ang panawagan niyo sa ating mga kapuso? Ang panawagan po natin, hindi po problema ang plastic sa totoo lang. Yung pagtatapunan po natin ang dapat na mapuunan natin ng pansin dahil ito po ay talagang importante para po hindi makapag-contribute sa ating landfill o sa mga estero. Ang galing. It's like hitting so many birds with one stone. Hindi lang po yan. Ang karagdagan po niyan, ang isang upuan po natin, kung nagputol ho tayo ng puno, nagpuputol tayo isang tatlong taong gulang na puno. So nasosolve po natin ang reforestation ng ating bansa. Ang galing. Engineer Chester, maraming salamat sa mga ibinahagi niyo sa amin. Para sa amin dito, kayo po isang amazing Earth Hero. Maraming salamat po sa pag-anaya. Thank you.